Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel. For today's video, tulad ng nakikita niya sa pamagat ng ating video, bali ang video natin guys ay magiging Q&A. Sasagutin natin yung ilan sa inyong mga katanungan about OFW training, assessment, OWA, and TESDA. Bali, meron akong mga katanungan dito at itong mga tanong na ito guys is nakuha ko dito sa ating video na to, OFW assessment training for OWA and TESDA. At yung iba is nakuha ko na rin lang sa mga inyong mga comments. So, dahil marami din sa inyo guys ang mga nag-comment dyan sa video na yan, so, kaya naisipan ko talaga siyang i-share sa inyo, lalo-lalo na sa mga baguhan palang mag-a-abroad, mga bago palang mag-a-apply abroad, or doon sa mga nagbabalak palang, lalo-lalo na dito sa Middle East, or dito sa Saudi Arabia. So, huwag na nating patagalin. Kung interesado kang malaman, panoorin mo ang aking video hanggang dulo. At syempre, kung bago ka palang dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kong ma-notify every time mag-upload ako ng bagong videos. At huwag mo na rin kalimutang i-like ang video na to kung halimbawa nagustuhan mo ang aking video. So ito na guys, huwag na natin masyadong patagal. Start na tayo. So yun nga guys, bali ang question natin number 1 is magagaling kay Ate Johanna Flores. Sabi niya dito, hi po, may exam po ba sa OWA o TESDA? So, yan po yung ating katanungan number 1. So, sa OWA and TESDA guys, is meron po talaga dyang exam. So, unahin natin sa TESDA. Ang magiging exam po sa ating TESDA ay kung ano yung ating mga natutunan sa kanilang mga itinuro. Meron ba tayong natutunan doon sa mga nag-a-assist sa atin doon sa mga nagtitrain sa atin doon sa ating mga assessor na nagtuturo sa atin. So, bale, yun yung magiging exam natin. Kung meron doon na parang test paper na sasagutan din natin, kung meron pa tayo natutunan. So, syempre, kung ano yung mga itinuro nila sa atin, yun din yung mga itatanong nila sa atin. At meron pang mga iba't ibang katanungan doon. Hindi naman masyadong mahirap kayo sa TESDA. Dahil kung ano lang yung mga nakasulat doon sa mga tanong doon, is yun din po yung mga tinuro nila sa atin. Kaya ang mahalaga nating gawin, tulad na lagi kong sinasabi, is lagi lang tayo makinig at huwag tayong makipagkwentuhan sa ating mga katabi para meron tayong matutunan sa kanila at para meron din tayong isasagot doon sa ating magiging exam para makapasa tayo sa ating TESDA. So sa OWA naman guys, bali ang mga exam lang naman natin doon, ang magiging mga katanungan doon, eh kung ano din lang yung mga itinuro nila sa atin. At meron din doon guys na parang mga test paper na sasagutin natin. So itinuturo sa OWA kung paano yung simpleng Arabic, kung paano yung simpleng pagpapakilala natin sa kanila, kung ano yung mga salita na mahalaga na pwede nating isagot kung halimbawa may tanong sa atin yung mga amo. Mga simpleng pagpapakilala at kung mga edad natin, so ituturo dyan kung paano magbilang, so itinuturo din guys. So, kaya makinig lang tayo palagi dyan guys dahil hindi naman masyadong mahirap at madali lang talaga yung mga exam dyan. At meron kang isasagot kung talagang nakikinig ka at kung talagang interesado kang matuto. So, yan lang guys yung maibigay kong tips sa inyo. At kung halimbawa kayo mag-exam na dyan sa inyong TESDA at sa OWA, makinig lang kayo palagi para meron kayong maisagot doon sa inyong mga exam at para makapasa po tayo. Question number 2 natin dito guys, galing kay Nexel Castro. Sabi niya dito, hi ate, ask ko lang po, if my employer na po ba, mabilis na po ba ang proseso? Thanks po. So, bali, tinatanong niya dito, kapag halimbawa meron na daw ba tayong employer, is mabilis na daw ba ang ating proseso? So, bali dyan guys, kung meron na talaga tayong employer, siyempre meron na tayong kontrata. Dahil hindi pa natin masasabi kung tayo may employer na ba kung wala pa tayong kontrata or wala pa tayong visa. So, sa akin, sa experience ko guys, bali ito yung experience ko lang, nalaman ko lang na meron na talaga akong employer nung alam kong meron na rin akong kontrata, nung nakapag-sign contract na ako guys. So, dahil yan yung depende po yan sa inyong mga recruitment agency or dun sa inyong mga nag-recruit sa inyo kung paano nila kayo i-guide. So, ako, bali nalaman ko lang siya na kung ako po ay nag-sign contract na lang. So, yan po yung aking naging experience. Yes po, mabilis na makakaalis kapag halimbawa meron ka na talagang employer, kung meron ka ng kontrata. Madali ka na makakaalis kung halimbawa nakapag-sign ka ng contract dahil lang ipaprocess na lang yan kung ikaw ay nakapag-sign ng contract, magpipiti ka na lang at magbabaksin ka na lang at meron ka ng schedule ng flight. So, yan po yung naging experience ko, mabilis na ako nakaalis nung ako nakapag-sign na ng kontrata. So, bale, proceed na po tayo sa ating pangatlong katanungan. Magagaling ito guys kay Ate Annalyn Gabriel. Sabi niya dito, Ate Maris, may bayad po ba sa training sa TESDA? So, yun guys, sa training po sa ating TESDA, bale, libre po yan, wala po yung bayad. So, bale, sagot po yan ng ating mga agency, wala po tayong babayaran dyan.
So, bali, ang gagastusin lang talaga natin, guys, ay ating mga allowance. So, wala tayong ibang gagastusin. So, depende po yan sa inyong mga agency. Kung sa inyong mga pamasahe is bibigyan nila kayo, yung iba hindi nagbibigay. So, ako dati is libre po talaga lahat, kahit ang pamasahe. So, bali, guys, may share ko rin sa inyo kung halimbawang bumagsak kayo sa TESDA, is talagang magbabayad kayo ng galing sa inyong mga pera. Dahil isang appointment lang yung libre nila, guys. Kung halimbawang bumagsak kayo, guys, at meron pa kayong panibagong appointment na ibinigay sa inyo, or ni-schedule it kayo, halimbawang bumagsak kayo, sa experience ko, guys, is talagang magbabayad kayo at magagaling yun sa inyong pera. Hindi ko lang po alam kung ilang amount po talaga kung magkano siya, pero dahil sa mga naging kasamahan ko dati is nagbayad po talaga sila nung binigyan ulit sila ng panibagong appointment para makapag-train ulit sila ng TESDA. So, dahil kapag bumagsak talaga tayo, guys, sa TESDA, is kailangan nating mag-ulit para makapasa tayo, guys. So, bali ito, guys, yung experience ko lang. So, hindi ko po alam kung paano na ngayon ang proseso ng ating pag-TESDA or pag-OWA. Bali, ang sinishare ko lang talaga sa inyo yung aking mga naging experience. So, syempre, kung halimbawa ganito rin yung maging experience ninyo, at least meron na kayong konting kaalaman at meron na kayong mga idea. So, yan, guys, yan lang po yung ating gagastusin. Libre po ang ating TESDA. So, bali, sunod na tanong natin dito, guys, magagaling kay Ate Ana May Bayani, ilang araw po ang TESDA? So, yung TESDA ko, guys, so sa experience ko is tatlong araw po talaga ako nag-TESDA. Tatlong araw tayong tuturuan doon, ititrain tayo doon ng ating mga assessor, turo sa atin kung ano yung mga karaniwan nating mga gagawin dito, kung ano yung mga magiging trabaho natin dito. So, bali, tatlong araw tayo sa magte-TESDA, guys. So, depende po yan sa inyong agency kung ilang araw po kayo, dahil syempre siguro iba-iba rin talaga. Yung iba is dalawang araw lang. So, bali ako is tatlong araw po talaga yung experience ko nung ako ay nag-TESDA. Sunod na tanong natin dito, guys, ay galing kay Ate Richelle Pedimonte. Ano ba ang mga gagawin pag OWA na? Salamat, sana mapaliwanag mo sa akin. So, yes, bali, nasagot ko na rin siya sa ating nakalipas na tanong. Ang gagawin, guys, sa ating OWA is tuturuan tayo dyan kung yung paano mga simpleng mag-Arabic, kung paano simpleng magpakilala in sa wikang Arabic, kung ano yung mga mahalagang Arabic na pwede nating isagot kung halimbawa itanungin tayo ng ating mga employer o ating mga magiging amo. Dahil mahalaga rin, guys, na makikinig talaga tayo dyan sa ating OWA, dahil nga maraming mga employer dito or maraming mga amo, magiging amo natin dito na hindi talaga marunong mag-English. So, karamihan dito talaga is more on Arabic lang. So, kaya makinig tayo, guys, kung ano yung mga itinuturo sa atin dyan para meron tayong isasagot sa ating mga amo. So, kahit na simpleng pagpapakilala is tatandaan natin, guys. Dahil nga, para hindi tayo matulala, para hindi tayo kabahan, para hindi tayo matakot kung ano yung isasagot natin, is tandaan lang natin kung ano yung mga natutunan natin, guys. So, dyan din tinuturo yung mga bawal gawin, mga dapat gawin, kung ano yung mga ipinagbabawal. Dahil nga, Muslim country yung pupuntahan natin, karamihan dyan ay tinuturo talaga kung tungkol sa mga kultura, mga Arabic, kung ano yung mga bawal at mga hindi pwedeng gawin dito sa Middle East. Yan yung mga itinuturo sa OWA. Kaya, at meron din dyan tayo mga exam, syempre, kung ano yung mga natutunan natin dyan, i-examine nila tayo kung meron talaga tayong natutunan sa kanilang mga itinuturo. So, kailangan din nating maipasa yan, guys, para makakuha tayo ng certificate ng OWA. So, yes, guys, yan yung ating gagawin sa OWA. So, next na tanong natin dito, guys, galing kay Ate Jovelyn, required ba na kailangan walang sira sa ngipin? Kasi ako, meron sa harap. Kung kailangan talaga, paayos ko muna. So, bali, ito ay question na ito is parang sa medical ni Ate Jovelyn. Meron na rin akong video, guys, dyan about sa medical. Kung hindi nyo pa napapanood, is panoorin nyo lang dyan sa baba. So, sa akin, check nyo lang sa aking mga videos about sa medical, sa mga gustong manood. So, about sa sira sa ngipin, is talagang i-re-required kang paayos ang iyong ngipin. Kung halimbawang sira ka sa harap, or sira kahit saan yung parte ng ating mga ngipin, kailangan nating ipatanggal. Depende sa inyo kung paano gusto nyo ipaayos, kung pwede nyo ipapustiso, tulad ko. So, i-re-required talaga kayo na ipaayos ang inyong mga ngipin. Dahil hindi tayo talaga makakapasa ng medical kung hindi natin sila ipapaayos. So, kung gusto nyo, kung ayaw nyo ipatanggal, or ipapasta nyo, guys, or ipapustiso, tulad ko. So, okay, next na tanong natin dito is galing kay Ate Bebe Uling. Sabi niya dito, grade 6 lang ang tinapos ko. Gusto kong mag-abroad. Hindi po ba ako mahihirapan sa OWA?
So, marami akong mga subscriber guys na nag-comment din sa akin na nagtatanong sa akin kung okay lang ba talaga ang undergraduate. Kung lalo na kung ikaw ay grade 6 lang, wala pong basihan ang pag-a-abroad guys. Hanggat kaya mo magtrabaho, hanggat alam mong gawin lahat ng mga gawaing bahay is capable kang makapag-abroad. Kung makakompleto mo ang lahat ng mga requirements. So, okay lang yan guys. Kung halimbawa grade 6 lang yung natapos mo, huwag mong maliitin. Wala tayong magagawa kung yan lang yung ating abot ng makakaya. Basta makompleto nyo lang yung mga requirements sa pag-a-abroad, makapasa kayo sa medical, is okay na yan. Makakaalis at makakaalis ka. Magtiwala ka lang sa sarili mo at lakasan lang palagi ninyo yung inyong mga loob. Huwag niyong pakaisipin, halimbawa hindi kayo marunong mag-Ingles, paano kung hindi mo maintindihan si amo, is normal lang yan. Makaramihan dito guys, hindi talaga marunong mag-Ingles. Kahit sa ating mga nag-a-abroad, kahit ako hindi ako magaling talaga mag-Ingles, basta marunong kong makaintindi, marunong kang magtrabaho, is okay lang yan. Huwag mong maliitin kung halimbawa grade 6 lang yung natapos mo, okay lang yan guys. Basta kumpleto ka sa requirements, may pasa mo yung medical mo, marunong kang magtrabaho sa bahay, is okay na yan. At sunod naman dito guys, meron pang nag-comment dito. Ano ba, galing kay Michael Ray Barrera. Hi ma'am, ang ganda mo po. Bakit may naligaw na tanong dito? Joke lang guys, joke lang. So thank you Kuya Michael kung nagagandahan ka sa akin. Pero sorry naman, hindi ako maganda sa... Thank you na guys. So ito na guys, bali ang next na tanong natin dito. Kay Desiree Sinita Fuentes, kailangan po ba marunong ka magluto ng pagkain nila? So, bali dito guys, halimbawa nga, karamihan sa ating mga baguhan is iniisip agad yan kung marunong magluto. Dahil hindi lang siya ang isang nag-comment nito, marami din sa iyo nag-comment nito guys. Paano kung hindi marunong magluto, paano kung hindi marunong ito. So, kaya nga meron tayo guys na TESDA. Tinuturuan tayo dyan guys kung ano yung mga gagawin natin dito. Yung mga simpleng trabaho na gagawin natin dito. So, meron mang pagkakaiba is mahalaga talaga na tayo ay nakikinig doon sa mga nagtuturo sa atin. So, sa pagluluto naman guys, diyan syempre, diyan sa TESDA tinuturuan din kasi tayo magluto diyan. Pero guys, yung pagluluto na tinuro diyan eh hindi rin naman nila natin magagamit dito pagdating natin dito dahil iba yung mga pagkain natin niluluto dito. At iba-iba rin, depende din sa amo kung anong mga gusto nilang kainin. Dahil pagdating natin dito guys, halimbawa kung bago ka pa lang, talagang hindi ka naman paglulutuin agad ng iyong amo. Tuturuan ka rin ng inyong mga employer, kaya huwag kayong masyadong mag-alala kung hindi ka marunong magluto. So, merong mga amo na hindi nagpapaluto sa kanilang katulong. Meron ding ditong kayo madadatnan. Nung halimbawa, hindi ka lang nag-iisa, merong silang cook na o talagang tagaluto. Na bali, ang gagawin mo lang is tagalinis ka lang ng bahay. So, depende yan sa employer na mapupuntahan ninyo. So, normal lang kung hindi ka marunong magluto. Dahil, katulad ko dati guys, hindi rin ako marunong magluto ang pagkain nila. Natuto lang ako dahil tinuruan ako ng aking amo. So, habang tumatagal is tayo ay natututo. So, yan guys. Halilas na tanong natin dito galing kay Ate Hanela De Los Santos. Magkano po ang gastos habang nag-a-apply? So, pag-usapan natin guys yung gastos. So, bali wala akong exact amount na sasabihin sa inyo dahil hindi ko na rin makwenta. So, sa pag-a-apply natin guys sa pag-a-abroad is bali libre siya. Wala tayong gagastusin sa ating mga paglakad-lakad ng ating mga requirements. Dahil gastos siya guys ng ating mga agency. So, si bali sila yung gagastos niya sa ating medical, sa ating TESDA, sa ating OWA. Sila yung magbabayad dyan. Sa ating papapasport, sagot po nila yan ng ating mga agency. So, kung dito sa Middle East guys, ha, dito sa Middle East o dito sa Saudi Arabia. So, halimbawa, kung ikaw nanunod sa ibang bansa ka, pupunta, hindi ko alam kung talagang libre siya. So, bali ang sinishare ko nga sa inyo is, bilang isang domestic helper dito sa Middle East. So, libre siya lahat, sagot siya ng ating mga agency. Bali, ang mga gagastusin lang talaga natin guys is ating mga allowance. Yung ating mga pang-araw-araw na ginagastos sa ating mga pagkain. Kung halimbawa nasa pag-process tayo ng papel, ng mga requirements, sa mga pagkain, syempre, sa pera na natin yan guys. So, hindi na nila tayo sagot. Hindi na nila tayo papakainin doon. So, yan yung mga gababawa sa ating mga pera. So, yung iba is gumagastos pa, nanggagaling din sa kanilang busan yung mga magiging pamasahe nila. So, yan yung ating mga magiging gastos guys. Yung halimbawa yung ating, kung tayo ay mga taga-probinsya or babalik pupunta tayo ng Manila. So, yan yung ating mga magiging gastos. So, medyo may malaki rin. So, kaya kailangan din talaga natin na meron tayong mga pocket money kapag tayo ay nagpa-process ng papel. So, huwag kayong masyadong magpakakampante na keso libre, keso ganyan.
na meron kayong kasama, kailangan meron talaga kayong hawak na pera. Or meron tayong mga emergency, kailangan talaga na meron tayong hawak na pera para meron tayong gagastusin. At meron, or meron tayong dudukutin sa ating bag, sa ating mga bulsa. So yan guys, yung ating mga magagastos sa ating papaprocess o sa ating pag-a-apply. Bali nga yung aking mga nagastos lang, nung ako ay nag-a-apply pa lang o nagpa-process pa lang ng aking mga papel, yung aking mga pamasahe papunta ang probinsya, pabalik-balik punta sa Manila, at yung aking mga allowance sa pang-araw-araw. Siyempre, kung meron tayong mga magustuhang kainin, meron tayong bibilhin, so pera na natin yan. So yan lang yung ating mga gagastusin. Yun yung ilang mga katanungan na napili ko dito na naisipan kong i-share sa inyo. At sa mga baguhan pa lang dyan guys, mga nag-comment sa akin, mga nag-a-apply abroad at mga kinakabahan at mga natatakot. So, good luck po sa inyo. Basta, masasabi ko lang sa inyo, lakasan nyo lang palagi yung inyong loob at samahan nyo palagi ng dasal. Wala tayong ibang puhunan dito kundi yung lakas ng loob, lalo na sa pag-abroad dito sa Middle East or dito sa Saudi Arabia. Yun lang yung ating mga magiging puhunan bilang isang mga OFW, lakas ng loob at tiwala lang sa sarili guys. So, yan guys yung ating video for today. Sana sa aking shinare na video na ito is meron rin kayong mga natutunan at meron kayong konting nalaman. So, kung meron ka pang mga katanungan, suggestion, comment ka lang dyan sa baba. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking masusunod na bagong video. So, that's all for this video guys. Thank you for watching!